Magkasawa mag-away pero singer, di ba? Hindi, yeah, ganito yan pare. Meron magkasawang singer, magkasawa talaga sila. Ayaw nilang ipalabas sa kapitbahay nila na nag-away sila, kaya tinaan nila sa kanta. Habang ipalabas ng kapitbahay? So, paano ka pangyayari? Ngayon, habang naliligay po ba sa banyo, kumakanta yung lalaki. Hindi mo sabihin, habang naliligay po ba yung naharangan ng lalaki? Magkasawa sila. Alam pa, magkabisan tayo mo. Sa kapila ng pagiging malita tayo, ang gulupin ng mga nanamangasawa, medyo nagkakaroon ka ng konti pagkakamali. Inalambing mo yan, inaharala mo yan. Yung ginawa nga nga ng lalaki, habang naliligay babae ay sa loob ng ganyo, kumanta. Ito kanta. You are my destiny. You share reverie. You're more than life to me. That's what you are. Wow, pare, ang ganda naman ang kanta ng lalaki. Sumagot yung babae. Sumagot yung babae? Anong sagot ng babae? Eto, sabi. Please release me, let me go. Pare, sagot naman ang sagot. For I don't love you anymore. Pero parang sumagot pa rin yung lalaki habang naliligo yung babae sa loob ng banyo. Kumanta pa rin yung lalaki? Oo! Oh. Anong kanta ng lalaki? Ito ang kanta ng lalaki. Was now my love. Now I am ready. Ready to fight, ha? Sumagot yung babae. Sumagot yung babae. Ano sagot ng babae? Ito ang sagot. What am I washing? It's not for you. What am I washing? It's not for you. What am I washing for? It's not for you. Maybe somebody else. Somebody else will do. Sarap naman ang sagot ng babae. Pare, galit na galit yung lalaki pumasok sa kwarto. Pumasok sa kwarto? Oo. Oh. Galit na galit? Oo. Baka magpapakamatay. Pero hindi, after mga 10-15 minutes, pare, lumabas yun, nakangiti pa. Nakangiti pa? Makikita mo ang kasiruan sa kanyang mukha. Nakuha pa umawit eh. Hindi naawit. And did it my way. Pare, may tatanong nga pala ako sa'yo. Ano na naman yun? Ikaw nga pare, nitong mga huling araw ay napapasin ko parang malungkot ka. Ako? Malungkot? Oo. Hindi. Parang nakabahal lang ako. Kahit ka naman kakabahal. Hindi. Gabro na naman kasi misis ko. Nag-aalala ka? Oo, nakabahal ako.
Nag-aalala, nagkakinakabahan ka. Bet pare, ako sa'yo, huwag akong mag-aalala at huwag akong kakabahan. Bakit? Betok ka naman pare, maingat naman ang medyas mo. Pag maalis naman siya, hindi naman siya nagtatagal pare, babalik ka agad ah. Mayamya, makikita mo, nandarihan din yan. Mayamya, muwi ka agad. Oo. Oh. Doon ako kinakabahan. Oh shit. Chubby! Ano ba ang dapat kong gawin? Saan? May problema ako eh. Yung gigising ako sa umaga. Pari araw-araw yan. Yung pagkisig ko sa umaga, mga isang oras nahihilo ako. Hindi ko sabihin pare, yung umaga gigising ka, isang oras pare, nahihilo ka araw-araw, ganon? Araw-araw yan pare. Ano ba kaya? Simple naman sa ito. Ano ang dapat kong gawin? Wala. Palapasin mo muna isang oras bago ka bumangon. Buset! Gabi! Oh! Gabi na nag-iinip ako. Napanagin niya ka? Kaibigan ko bang si... Pangarap ko si Badong. Badong? Oo, namatay daw siya. Ako ko sa kaharin ni Taning, si Pierdo. Si Taras? Oo, si Taning. Eh, alam mo naman yung Pierdo. Hindi nung Badong may restriction na mabuhay ko yun. Eh, umilag kayo sa Taning. Ha! Boss! Boss, baka naman pwede makatable yung isang babae. Wow, ha? Ano nga sabi ni Taneng, ako iyo dito sa Pierdo, everything is okay. Chef! Itinable niya babae. Kya? Eh, alam mo naman yun, medyo naging-naging. Kya? Kaya biglang nag-tile. May karyo rin pala sa Pierdo eh. Nabitin si, ano, si Bado. Uy, bali, bukas pabalik ako sa Pierdo. Yan. Kinabukasan, bumalik siya. Kya? Tinawag niya naman yung si Taneng. Boss! Taneng! Boss, kagabi nalitin ako eh. O ngayon, pwede bang kumahuli? O sige, dito sa MPN na everything is okay. Ito niya po yung babae. Talagang sabi ni Badong, tutuluyan ko na ito. Siyempre. Pakihinubad na yung damit niya. Hinubad na lahat niya. Pari nung papanatan ni Badong, inapasin siya. At walang butas yung engeng. Walang butas yung engeng. Yun lang. Nag-hitlampi talin. Eh dapat. Sabi na Badong, Boss Taneng, bakit ganun? Bakit? Walang butas yung ingay ng babae. Alam mo sabi ni Taneng, ano? Alam mo eh, nasa impyerno ka. Pag yan nagkaroon ng butas, nasa langit ka na. Huwag kita, tanongin kita. Oo, sige. Alam kong lahi kayo na matatag ino. Hindi naman, medyo. Pero ito, titiyakin ko sa yung malabong masakutin ko. Ba't mo nang sabi malabong sasakutin yan? Wait, subukan mo. Subukan mo ko! Magbigay ka na ng isang kasinwalingang malapit sa katotohanan. Kasi yun lang yung malapit sa katotohanan. Hmm. Wala namang ganun pa eh. Meron nun. Wala. Ako ang gagaranti sa'yo meron nun. O sige nga, magbigay ka na ang kasinungalingang malapit sa katotohanan? Kasinungalingang malapit sa katotohanan? Ano? Porky. Di ba nung pinanganak ka, lumbas ka sa puwet? Sa puwet? Kasinungalingan? O, di ba, wala pang isang pulgada yun sa katotohanan? Yay! Parang nililig ko rin sa barkada. Bakit na naman? Bakit? Tapang mo. Huwag mo naman nasabi yung matapang. Ha, isipin mo naman pare. Isang gabi nung napalaban siya pare eh. Dami ng kalaban. Kahit putol na yung dalawang paa niya. Hindi pa rin tumakbo. Putol ang dalawang paa? Oh. Hindi pa rin tumakbo. Hindi ka ba naman sila? Parang makakamtak mo yung putol ang dalawang paa? Sa katapang pare. Oh shit! Porky! Sabihin ni Kuya Art eh! Yung bagong Rosyota. Yung maganda rin tsaka sexy niya. Ay, yung Tisay? Pero ang tatapag daw ng mga kapatid. Ano nga ba yan? Parang pati niya mga kapatid. Apat ang kapatid ng pare. Huh? Ang lalaki ng braso. Maskulado. Yung may mga tattoo pa. Uh-huh. Tsaka chase mo ka. Nakahaba ng buhok. Pampira. Talaga matitindi mga hoto niya. Grabe! Talagang grabe. Mga babae pa lang yun. Pag nakita may mga lalaki, mas terrible. Chubby!
Para hindi ibigkwit sa simbahan namin sa Pangasinan. Bakit? Pare lang ang simbahan doon. Isipin mo pare, sa laki. Limang pare kailangan magbendisyo sa mga tao. Di ba pare, para magbendisyo sa mga tao? Oo, pare lima. Eh, mahina. Ba't mo masabi mahina? Kaya pare sa probinsya namin, 20 pare ang nagbibendisyo. 20? Kalokohan. Totoo yun. Wala pa rin yan dyan pare simbahan namin. Bakit? Sa amin pare, hindi bendit ang ginagamit para pambendisyo ng tao. Yan o. Truck ng bumbero. Yeah! Pare, ano lang na benchix na pinakilala ko sa'yo ano? Ano yun, yung customer natin si... Pangalan ito. Oo, yun na! Yung maputi? Mm-hmm. Bakit? Nalala mo, pare, ang ganda. Klasiko yung pare dati. Yung mukhang artista yun ang mukha. Yung sexy pa? Oh, pare. Para sa big shoot ito, pare. Parati kong katalim ba doon? Saan? Sa kama? Hindi. Sa klase namin, sa algebra. Buset! Chubby-chubby. Hmm. Alam ba, pare, may tatulong siya. Hmm. Alam ba, isang araw, bigla-bigla pare, dumating ang tatay mo. Oo. Oh. Walang tipo. Halos, nauhumid. Hindi na kapagsalita. Pinagtapat sa'yo na mayroong kapatid sa labas. Anong gagawin mo? May kapatid ako sa labas? Oo. Oh. Pupihiro rin siya. Nakita niya na hindi pa niya pinapasok. Ay, tanga! Kung kapit-bahay na ako. Grabe. Bakit? Eh, kala mo kasi pare, may lagang ano yun, Doberman. Doberman? Oh, talagang boxing na alaga niya. Matapang ha? Oo. Oh, eh. Kala yung ba yung isang po naman, nilaga rin yun. Kaya lang, papayander, balat. Hindi ka pa nga ata. Kala yung po, pinatulan ng aso ng kapitbahay namin. Pinatulan ng aso ng kapitbahay ninyo yung alaga ng pisan mo? Oo, pinatulan! Grabe na eh. Eh, di patay yung alaga ng pisan mo? Ano? Hindi. Ang alaga ng kapitbahay namin ang namatay. Bakit? Eh, hindi ba naman siya si Raul eh? Nakikita niya papayagpet, putot pala itong alaga ng pinsan ko eh. Oh. Eh, iliyon itong alaga ng pinsan ko eh. Wow! Javi! Ha? Ah. Gusto mo, tanong naman tayo, bahay ka? Hindi, oh, ilang pala eh. Sige. Pero teka mo na, ako una. Ayer, ano ang kaibahan ng tumatalpong na cheque? Sa tumatalpong na dalaga? Imbisig ko pare para mas maganda. What is the difference between a bouncing check and a bouncing chip? Ah, ganon. Itong hiningis mo, tatagulingin mo sa ko. Ang tumatalpog na check, pag walang deposito. Aha. Ang tumatalpog na check, pag may nagdi-deposito. Puisin! Okay. Ito naman. Mm-hmm. Ano ang kaibahan ng bibinyagang bata sa bibinyagang matanda? Wala bang mahirap-hirap dyan? Hirap yun. Eh, simple lang. Ano? Ang malaking kaibahan ng bibinyagang bata sa bibinyagang matanda. Ang bibinyagang bata, kapag binibinyagan, dinadamitan. Tama! Kapag matanda naman ang binibinyagan, binukubaran. Shit! So, ito naman ang sagutin mo. Sino ang pinakamahirap na tao sa mundo? Sino? Ulan! Bakit? Walang kita. Shit! Eh, sino naman ang medyo mahirap lang? Sino? Eh, di ang i-check. Bakit? Konti kita. Huwag naman magtatanong. Oh, sige. Sino ang mayaman? Mayaman? Eh, sino? Ang duling. Bakit? Kasi doble kita. Shit! Eh, sino ang pinakamayaman? Pinakamayaman? Oo. Oh. Eh, sino si Red? Bombasta. At bakit naman? Kasi kita lahat. Chubby! Ha? Bakit? Parang hindi makasagot kanina. Hindi mo ba alam yung mga aking mga tinatanong? Pare, walang problema sa mga tinatanong. Alam mo naman na tinatanong mo eh. Oo. Oh. Ang problema lang, hindi ko alam kung nga sagot sa mga tanong mo. Shit! Chubby, kailan ba makakatagal na buhay ang isang tao na walang utak? Nang utak? Bakit? Pwede ba rin makatagal ang tao ng walang utak? Oo,
pwede. Gano'ng katagal? Ilang taon ka na ba ngayon? Porke may utak ako. Maliit ng balisong lang, pare, isipin mo, pumapatay ng kambing. Ang ibig mong sabihin, porke balisong lang ang pagpatay nila sa kambing? Oo, sa Batangas, yung maliit na balisong. Ayun, ayos yung doon. Eh, doon, pare, sa Bitoro, tirador lang ang pamatay sa Tamaro, eh. Tirador? Oo. Wala pa rin yan sa Miss Pangasinan. Bakit? Maniniwala ka pa, pare. Tamtax lang, pumapatay ng baka. Oo, oh, yan ang panahon. Ito ko yun, pare. Yung balisong, pwede. Yung tirador, mahirap pa rin balaan. Eh, lalo na yung tamtax, pumapatay ng baka. Pumapatay! Paano yun? Ilagay mo yung tamtax sa noon ng baka. Hmm. Tapos puloy mo ng maso. Patay! Pwede! Porke ko matayos ko nakikita nito siya. Oo, pare. Ano kasi katoliko sarado tayo. Pero ikaw ba eh, alam mo ba pare yung istorya niyang pagpasok ko simbahan niya sa kaliwat kanin mo? Yung kinukuha mo ganyan sa... Yung holy water! Yung holy water. Alam, bakit pare? Alam ba kasi isaya niya? Kung meron ba kasi isaya niya? Oo, pare. Hindi ko ata alam yan ah. Meron daw pare isang babae. Na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng holy water niya. O ngayon? Ang ginawa niya pare, tinawag niya yung father. Nagtanong siya pare. Sabi niya, father, nakikita ko na ang karamihan na pumapasok dito. Dinututut yung naliring niya pagkatapos sa may kinukos. O. Tinawag niya kung ang ibig sabihin. Ano sabi ng pare? Ang sabi, itong tubig na tuwiha ay nakapagpapalimi sa bahagi ng katawan mo na marumi. Ah, nag-aaras ng kasalanan. Mm. O ngayon? Yung magawi sa parting likura, minakit sa paring naghuhugas ng paa. Yung nagtao nang huhugas ng paa sa holy water? Inuna. Father, ano yung ginagamit din ng tubig siya? Anong sabi ng father? Iyan yung holy water para mawala ang dumi sa kanyang paa sapagat ang paa niya ay nagagamit sa kanya doon sa kasamaan. Nakita niyo yung isang babae doon sa gilid pa rin. Hinuhugasan ng pilit yung kamay. Hinuhugasan yung kamay? Tinanong sa father, bakit naghuhugas ang kamay? Bakit daw? Nung gabing yun, magkasama sa kanya ng boyfriend niya. Hmm. At yung kamay na yun ay nagbigay ng kasalanan sa kanya sapagkat ginamit niya yun sa kaligayahan ng boyfriend niya. So sabi niya yung father, ibig sabihin, yung palang kamay na yun ay ginamit para sa kabutihan ng kanya o kaligayahan ng kanyang boyfriend. Kasalanan nga naman yun. Kasalanan? Kasalanan. Ang sabi niya yung bae, kung ganun father, umalis ka riyan. Bakit pinapalis? Magmumubog ako. Wisset! Pare, bibilib ka rin sa kumpare ko. O, bakit na naman? Eh, ang hilig ng pare sa dilaw. Ba't mo naman ang sabing mahilig sa dilaw? Isipin mo pare ko, bisyo, dami, sapatos, sombrero, salamin, puro dilaw. Grabe naman yun. Bakit? Dati yung kotse niya kulay puti, pinaturaan ng dilaw eh. Pare, pag gumiti yun, pati ipin dilaw. Matindi naman. pero nung namatay yun, pare, talaga yung pinakita niya pagiging mahilig niya sa dilaw. Bakit? Ano ba yung ginamatay? Hepatitis na nililaw. Chubby! Hmm. Tunga ka sandali. Bakit ano ba? Parang napapasig ko. Parang may iniisip kang malalim. Ayun ba? Kung pagpapansinin eh, naalala ko lang yung kapitbahay ko kasi tinulungan kong kawawa at kawawa ng talaga eh. Sa bagay, di ba pag-awit ka ng barangay sa inyo? Ano nangyari? Eh, kasi yung kapitbahay namin eh, namatayan. Hmm. Ngayon eh, isipin mo ng hirap-hirap ng tao. Pare, meron pa ang buhay ngayon. Ay, alam mo sila sa lugar namin pare, halos sa mga bahay dun eh, gulong nila ang mga bubong. Oo, oh, matindi ah. Ayun na nga nagka-problema siya, namatayan siya. Isipin mo pare, yung bahay nun halos gulong na talagang bubongan eh, singilin nila ng 15,000. 15,000? 15,000 pare! Mali nga naman. Eh, talagang mali. Eh, pinakagawad, siyempre. Kaparanggay ko. O, ano ginawa mo? Ginawa ko, kinausap ko, binuntahan ko mismo yung tao pare yung may-ari mismo ng plenaria. Tama, tama. Eh, sabi ko pare, sobrang pagliligos yung ginagawa ko. Mm-hmm. Mahirap na yung tao, sisingilin niyo pa ng 15,000. 15,000 kanila ba ang patay? Mm-hmm. Gusto niyo magsalabong tayo, 15,000, pero inyo patay. Dream, 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 dream.
is dream. Dream, 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 when I feel blue. In my arms when I need you. To hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine, anytime, night or day. But only trouble is, dream is, I'm dreaming my life away. I need you so, that I could die, I love you so. And that is why, whenever I want you, all I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine, anytime, night or day. But only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so, that I could die, I love you so. And that is why, whenever I want you, all I have to do is dream. Dream, 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 dream. Dream, dream, dream. Sama sa iyo, hindi. Yun naman pala tinatawag natin pag mapapagawin ka sa baba. Yan parte ng dibdib. O yan, yan. Tawag siya ng parte ng dibdib. Yan ang tinatawag natin nursery room. Bakit naman nursery room? Ba? Bata na patanda, nakikinabang dyan. Ano pa ba? Ngayon, yung parte ng dyan naman, yan ang tinatawag natin storage room. Bakit naman storage room? Siyempre, bago sumama sa iyan, pinupusok mo muna. Ang pinapakain siya. Talaga pababa na pababa na. Tama. Ngayon, yung parting ibaba. Ang tawag doon, yeah. Men's room. Bakit men's room? Aba, doon may istama yung mga lalaki eh. Shit. Sino pa? Iba ang tawag nila dyan. Sir Mita? Ano? Room for rent. Nako ha? Ba, pwede mag-plugging? Pwede. Sige, okay. Fire. Kasi parang nag-aarap akong trabaho. Eh, baka mga presidente, mga managers, may hari ng kumpanya na kumilig sa atin ngayon, eh, pagpagkati yung oras ko, pwede ako. Kasi daw parang tutusin lang. Patatangin na yung pag-uusapan at saka sipag lang ang pag-uusapan. Patangin ako at masipag ako.
yung nasa dito, laki ta chabi, pero talaga bang matalino ka? Pare, dito pa nga si Dr. Serza. Ano nga sabi, dahil mo pa? Sige mo, pare. Si Dr. Jerison, mataas ang pinag-aralan. Ako, wala akong pinag-aralan. Pero pareho kami nang kabilang na sa mission na, pare. Na ako yung umabot din, pare, ng pag-aaral tungkol sa experiment na ganyan. Sa biology class namin, pare, nagkaroon kami ng eksperimento tungkol, pare, sa palaka. Tungkol sa palaka? Pasyon ko lang kung teacher, pare, sa harapan mismo ng klase namin. Hawak-hawak ko yung palaka. Pagkatapos, ang ginawa ko, pare, pinutod ko yung kaliwang paanong palaka. Pinutod mo? Pagkatapos, pare, sinigawa ko. Talon! Tumalon? Tumalon, pare. Ngayon? Pagkatapos, palakpakan yung mga klase. Ang ginawa ko, pare, pinutod ko na naman yung kaliwang paa.